mga kapitbahay, naku, may bigas pa ba kayo sa bahay? Pataas pa rin po ang presyo niyan sa ilang palengke. Sa Bloom and Treat Market sa Maynila, dumidiskarte na ang mga nagtitinda para hindi mawala ng suki at malugi. Balitang hatid ni Nico Wahe. Inabutan naming nagpapalit ng presyo ng kanyang mga panindang bigas si Cherry dito sa Bloom and Treat Market. Kung may isa raw pumapagod sa kanya ngayon, heto raw yun. Dalawang beses sa isang linggo raw kasi siyang magpalit ng presyo mula pa noong Hulyo. Wala naman din daw siyang magawa dahil talagang nagtataas ang kanyang supplier. Kasi kung di naman kami mag-a-adjust, hindi pwede ganun, di ba? Dahil bagong kuha nga yung mga bigas, wala naman kami istak. Mahirap din mag-istak na marami ngayon kasi baka biglang bumaba. Papiso-piso lang daw ang itinataas niya para hindi rin mabigat sa kanyang mga suki. Pinakamahal na niyang itinaas ay 3 piso para sa buko pandan rice na dating 52 pesos. Ngayon ay 55 pesos na. Yan ang binibili ng customer niyang si Annalyn na may-ari ng isang karinderiya. Kalahating kaban ang binili niya ngayon. Dating 1,250 lang noong nakaraang linggo. 1,300 pesos na ngayon. Tinaasan din daw niya tuloy ang presyo ng kanyang tindang kanin. Dati 5 pesos lang po ngayon, 7 na, ganun ang ginagawa namin. Kami po kasi pangmasa lang po kami. Ayaw niya raw magtaas ng sobra dahil siya naman ang mawawala ng customer. Sa katabing tindahan naman ng bigas ni Elvira, piso hanggang 3 piso rin ang itinaas ng presyo ng bigas. Tulad ni Cherry, 2 beses din sa isang linggo kung magtaas siya ng presyo. Kung anong itinaas ng supplier, ganun din naman sa kanila. Kung 2 piso, 2 piso lang. Kaya lumaki yung puhunan, yung tubo, ganun din. Ang suki nga niyang si Ronald, hindi na raw bumibili ng perkaban. 2 kilo na lang kada araw ang binibili niya na nakadepende pa sa kita bilang mekaniko. Oo, mataas talaga, sobra. Wala talaga, walang makakain pag di bumili. Ayon sa mga tindera, ayaw nilang kumuha ng maraming bigas ngayon. Yung sapat lang at yung tingin lang nilang mabilis maubos. Mahirap na raw kung bumili ng marami at biglang bumaba ang presyo. Ang tanong lang, kailan? Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Vigan City, Ilocos Sur, isang lalaki ang nasawi dahil sa leptospirosis. Isang linggo lang mula nang makita ng sintomas ng leptospirosis nang bawian ng buhay ang 33 anyos na si Michael Gascon. Apektado ng abot hanggang bubong na pagbaha ang kanilang bahay bunsod ng nagdaang bagyong Egay. Kaya walang humpay ang kanilang paglilinis na siya ring ugat ng kanyang pagkakasakit. Nagawa pa ron ni Michael na tumulong maglinis sa mga nasalantang kapitbahay. Wala raw siyang suot na bota. 5 araw siyang nilagnat bago nagpa-ospital at na-ICU. Ayon sa City Health Office, ilan sa mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pananakit ng likod ng mata, pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagdudumi at paninilaw ng mata at balat. Pwedeng lumitaw ang sintomas 3 araw hanggang 2 linggo matapos ma-expose sa baha o putik. Pinakakasuhan ng PNP Internal Affairs Service ang hepe ng Navotas Police at 11 pulis. Kaugnay po yan sa pagkamatay ni Jamboy Baltazar. Ayon sa imbestigasyon ng IAS o IAS, iniutos umano ni Navotas Police Chief Colonel Alan Umipig na tanggalin ang mga pangalan ng 11 pulis na sangkot din umano sa pagkamatay ni Baltazar. Pinakakasuhan ng IAS ng Dishonesty at Command Responsibility si Umipig at pinarelieve sa pwesto. Mahaharap naman sa reklamong pag-aabandona sa biktima at iba pang paglabag sa police operational procedure ang 11 pulis. Iba pa sila sa 6 pulis na sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Desidido raw ang pamilya Baltazar na ituloy ang kaso. Tutuloy po namin hanggang sa makuha po namin yung justisya. Pagbayaran po nila yung ginawa po nila sa kapatid ko po. Hindi naman po dapat ganyan yung mangyari sa kapatid ko eh. Nagpagkamalan lang po talaga siya. Sumugod naman sa Navotas City Police Station ang pamilya ng napatay na si Jemboy Baltazar. Sa ulat ng Super Radio DZWB, nabalitaan ng pamilya na nakalaya ang 6 pulis na suspect sa pamamaril kay Jemboy. Ayon sa ina ni Jemboy, nakuha nila ang impormasyon mula sa kanilang abogado. Nang makapunta sila sa istasyon, nakita naman nilang nakakulong ang 6. Napanatagaan nila ang kanilang loob. Abiso naman sa may mga
gala sa weekend. Half day lamang po ang magiging operasyon ng LRT Line 1 sa August 20, Linggo. Sa abiso po ng Light Rail Manila Corporation, sinabing walang tren mula 4:30 hanggang 11:59 ng umaga sa Linggo. Magsisimula po ang operasyon nila mula alas 12 ng tanghali. Sabi ng LRMC, ang tigil operasyon ay para sa upgrade ng signaling system sa buong linya bilang bahagi ng paghahanda para sa LRT Line 1 Cavite Extension. Bilang paghahanda sa pag-host ng Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup, patuloy ang clearing operations ng MMDA sa mga alternatibong ruta at mabuhay lanes. Pinikita ng ilang motorista matapos maabot ang ilegal na nakaparada sa bangketa. Ang ilan naman, kinailangang hatakin dahil nakaharang sa kalsada. Ayon sa MMDA, ilang araw na silang nagsasagawa ng clearing operations para sa operasyon sa FIBA World Cup sa bansa. Nakalatag na rin daw ang kanilang traffic management plan. Hindi naman daw magkakaroon ng road closure. Samantala, nahulikam ang panghahablot ng cellphone sa isang tindahan sa Quezon City. Nalimas din po ang laman sa e-wallet. Balitang hatid ni James Agustin. 40 pesos sa tinapay ang binili na lalaking customer sa isang bakery sa Barangay Duyan-Duyan, Quezon City. Pagkaabot ng tindera, nagpa-cash-in naman daw ang lalaki ng 100 piso sa kanyang e-wallet. Pagkabayad ng lalaki, kinuha ng tindera ang cellphone malapit sa kaha. Ipinakita ito sa lalaki bilang patunay na successful ang transaksyon. Ang lalaki naman pinicture ng transaction record. Pero maya-maya, hinablot niya ang cellphone na hawak ng tindera. Napasigaw na lang ang tindera habang humihingi ng tulong. Umangkas daw ang lalaki sa motorsiklo at tumakas patungong Nara Street. Kwento ng tindera, nakasuot daw ng face mask sa salarin kaya hindi niya nakita ang mukha. Gusto niyang tingnan yung confirmation ba yun o reference. Pipicturan daw kaya itiwala naman ako na hindi niya gagawin yun. Pag ganun ko ng kamay ko, hinablot niya tapos saka tumakbo. Takot ako eh. Nagsisigaw na ako kasi walang katao-tao kasi. Ang mas ikinagulat na may-ari ng bakery, ninakaw din ng salary ng halos 7,000 pisong laman ng e-wallet. Kita ito sa mga transaction record. Nireplace po namin yung SIM card. Tapos doon po, inopen po namin ulit. Tapos nakita po namin na nitransfer po ng kumuha ng cellphone yung laman sa personal na account. Nakipag-ugnayan na raw siya sa kumpanya ng e-wallet para malaman kung kanino nakarehistro ang contact number. Malaking panghihinayang dahil po may laman po yung cellphone. Tapos sa ngayon po ay medyo mahal ang bilihin kaya nanghihinayang po sa nawalan na puhunan. Nai-report na rin ang insidente sa barangay. Sabi ng mga taga-barangay, regular naman ang pagronda nila sa kanilang nasasakupan. Pero mas paigtingin pa raw nila ito. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hi mga beshi! Here's your midweek serving of Star Bites. Ni-reveal na ang magiging leading lady ni Kapuso action drama Prince Ruru Madrid sa upcoming GMA Public Affairs series na Black Rider. Siya ang aktres, social media star na si Yassi Pressman. Dati nang nagtambal sina Yassi at Ruru sa 2013 Kapuso thriller series na Dormitorio. May upcoming movie rin sila ni Ruru na Video City. Sa look test pa lang ni Ruru at Yassi sa Black Rider, litaw na ang kanilang chemistry. Excited na rin si Yassi sa magiging role niya sa series. Si Ruru naman hanga rin sa makakapareha ng aktres. Feeling ko po magiging challenging po siya, for sure. Maraming mga motor, mga action. Yung character rin po ni Vanessa kasi hindi ko pa po siya nagawa noon. First time nakatrabaho si Yassi, sobrang bumilib ako sa kanya sa pagiging professional niya. She's a great actress. She's very nice. Sobrang bait sa lahat ng tao na nakapaligid dun sa buong set. Next, Star Bites! Nakibrigada eskwela si Sparkle Star at multi-awarded actor Jeric Gonzalez sa Alabang Elementary School sa Muntinlupa City. Hinarana ni Jeric ang mga guro, magulang at estudyanteng nakibrigada. Mainit naman ang pagtanggap kay Jeric ng crowd na kilig na kilig sa kanyang performance. Nagbigay din si Jeric ng mensahe.
pinasaya rin niya ang special education students ng paaralan. Yan ay bilang parte ng kanyang extended celebration ng birthday niya noong August 7. Isa to sa mga plano ko kasi marami talaga akong plan about my birthday na makapagbigay sa mga ibang tao, makapag-share ng blessings and then way to para ma-celebrate yung birthday ko na makatulong sa mga tao. Maayos sa mga pag-prepare para sa school year 2023. Pinaghahagi sa swimming pool ng mga guests na yan sa Calamba, Laguna ang mga gamit sa kanilang tinuluyang resort. Kabilang dyan ang mga upuan, mesa at basag na bote maging ang pulutan. Kwento ng may-ari ng resort, sinubukang kuhanin ng mga lalaki ang 1,000 security deposit nila. Ngunit iginiit ng caretaker na sisilipin muna niya ang pool. Doon na biglang umalis sa mga lalaki sakay ng motorsiklo. Nang makita ang CCTV, napagalamang binaboy ng mga lalaki ang resort. Nakipagayos na sa may-ari ang dalawa sa mga sangkot. At kamusahin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Miyerkules. Narito si Katrina Son ng GMA Integrated News Weather Center. Katrina! Salamat, Connie. Mga kapuso, wala pa rin bagyo o low pressure area na namamataan sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, hanging habagat pa rin ang umiira sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga susunod na oras, halos buong bansa ang uulanin base nga sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy rains to intense rains sa ilang lugar, partikular sa Mindanao. Kaya stay alert mga kapuso sa banta ng baha o landslide. Posible rin muli ang ulan ngayong araw dito nga yan sa Metro Manila. Mga kapuso, kahit na panay-panay ang ulan, asahan pa rin ang natitindi ang mainit na panahon. Ayon sa PAGASA, posibleng umakyat sa 40 degrees Celsius ang heat index o damang init dito sa Metro Manila ngayong araw. Nasa extreme caution level ito. Ang ganitong katinding heat index ay maaaring magdulot ng heat cramps at heat exhaustion sa ilan nating mga kapuso. Nasa danger level naman ang 45 degrees Celsius na heat index forecast sa Kasiguran, Aurora at Piri, Camarines Sur. Marami pang lugar sa Luzon ang posibleng makaranas na matitinding heat index ngayon at sa mga susunod na araw. Isa sa mga tinitingnang dahilan ay ang El Niño phenomenon. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto mula sa banta ng heat stroke. Ako po si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Sa mga SSS members naman na naapektuhan po ng bagyong Egay at Habagat, pwede na po kayong mag-apply ng calamity loan. Kabilang po dyan ang mga residente sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity, gaya po ng sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Bataan, Pampanga, Abra, Mountain Province at Cavite. Pati na ang ilang lugar sa La Union, Pangasinan, Bulacan, Tarlac at Occidental Mindoro. Maaari humakuha ang Calamity Loan Assistance Program mula August 15 hanggang November 14. Lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang pag-ambagin na rin ang military and uniformed personnel sa kanilang retirement pension fund. Balitang hatid ni Oscar Oida. Lusot na sa House Ad Hoc Committee ang panukalang pension system para sa military at uniformadong personnel. Sa ilalim nito, mag-aambag na ang militar, pulisya at iba pa sa kanilang retirement pension fund gaya ng ibang kawanin ng gobyerno. Ang kanilang magiging contribution mula 5% sa simula hanggang maging 9% pagkalipas ng 7 taon. Naging kontrobersyal ang pagsusulong ng gobyerno sa panukala dahil may mga nangangambang magkakaroon ng mass resignation kapag ipinatupad ito. Pero kasama rin sa panukala ang taunang 3% sa taunang taas sahod sa loob ng 10 taon. May garantisado na po tayong salary increase na 3% per year. Pangalawa, magko-contribute din sila like everybody else in public service ng 9 sa kanila, 12 sa national government. Kung iisipin nga, mas dahil dito, mas malaki po ang ilalaan ng gobyerno para sa MUP, para sa military uniform personnel, ng halos 70 billion para po sa
counterpart ng government. So sa bawat pisong ilalagay nila, maglalagay ng government na 150. So lamang pa po sila. Ang takdang retirement age ay ginawa na rin 57 years old. Sa kalagitnaan ng pagdinig ng komite, umalma ang chairman ng komite na si Albay Representative Joey Salceda dahil gusto ng AFP na magkaroon ng sariling trust fund hiwalay sa PNP at iba pa. Naniniwala si Salceda na mas makakaigi kung gagawin na lamang isa ang trust fund. Yun na nga sir, magkakaiba na naman ang investment policy dyan. I came from that industry and I know what funds, how funds work. Jesus Christ. It can go left then the right. Hold them upright, so clean and bright. Sasayangin lang natin itong reforma to kung sa pagdating after 10 years, mas magaling yung pag-manage ng isa, yung isa hindi. Sa huli, pumayag na rin si Salceda basta't magkapareho ng benepisyo ang AFP at ibang grupo ng uniformadong personnel. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi pa nila ibinabasura ang hiling na pisong rush hour rate na ilang transport group. Sabi ng LTFRB, isasantabi muna nila ang nasabing petisyon dahil meron ding inihihirit na 2 pisong taas pasahe sa jeep. Unahin daw muna nilang resolbahin ang mas bagong petisyon dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Tiniyak ng LTFRB na re-resolbahin din nila ang petisyon na pisong rush hour rate. Pinayagan na maglaro para sa Giles Pilipinas ang Pinoy big man na si Kai Soto. Ayon sa samahang basketball ng Pilipinas, makakalaro na si Soto sa 2023 FIBA World Cup. Yan ay matapos siyang mabigyan ng go signal ng mga doktor matapos magka-back injury noong pong naglaro siya para sa Summer League ng NBA. Sa August 25, magsisimula ang FIBA World Cup kung saan isa ang Pilipinas sa host countries. Kabilang po ang Gila sa Group A kasama ang Angola, Dominican Republic at Italy. Suspendido pa rin ang mga klase sa Kolehiyo de Santa Rita sa San Carlos City, Negros Occidental matapos itong masunog. Natupok ang chapel at quarters ng mga madre sa ikalawa at ikatlong palapag ng building. Nasunog din ang computers at mga gamit sa loob ng mga classroom. Ayon sa Bureau of Fire Protection, gawa sa kahoy ang mga sahig sa 2 palapag kaya mabilis itong nagliyab. Pahirapan din ang naging pag-apula dahil sa makapal na usok. Kwento ng isang madre, may napansin silang usok na galing sa first floor bago lumaki ang sunog. Aabot sa 18 million pesos ang danyos ng sunog. Wala namang nasaktan. Ililipat muna sa isa pang campus ang mga klase sa kolehiyo simula bukas. Sa susunod na linggo naman, babalik ang klase sa basic education. Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na nakadetine ang dating broadcaster na si Jason sa Quezon City Jail. Dahil umano po yan sa mga kaso ng estafa at syndicated and large-scale illegal recruitment laban kay Sonza. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval, naharang si Sonza sa NAIA Terminal 3 noong July 18 habang pabiyahe siya papuntang Hong Kong. I-turn over daw nila si Sonza sa NBI na siyang umaresto sa kanya. Ayon sa BJMP, tinurn over naman si Sonza ng NBI Manila sa Quezon City Jail noong August 3, alinsunod sa commitment order ng QC Regional Trial Court. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Sonza. Sa Setyembre na magbubukas ang Season 99 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Ano-ano kaya ang mga goal for this season ng mga membro ng men's senior basketball team na magpapakitang gilas sa hard court? Ang Sports Bites hatid ni JP Soriano. Ang matinding bakbakan sa hard court ng men's senior basketball team and one for Kurt Rayson ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Swatting the ball away. Muli nang matutunghayan sa pagbubukas ng NCAA Season 99 sa Setyembre mula sa pictorial ng 10 member schools hanggang sa pagpapakitang gilas sa hardcourt.
kitang-kita ang dedikasyon ng student athletes na makapag-uwi ng kampiyonato at karangalan para sa kanilang kolehiyo. Sa Season 98, nagtapos sa 3rd place ang Lyceum of the Philippines University o LPU Pirates matapos matalo sa intense na laban sa defending champion na Letran Knights. Ano naman kaya ang goal nila this season? Sobrang gutom na kami sa championship. Yung goal namin, alam namin na makukuha namin. Wala na kaming ibang pupuntahan eh, kaya paangat na lang kami. Every game, kailangan namin ng supporters talaga. Hindi naman daw magpapakakampante ang San Beda Red Lions na nakapasok din sa Final Four noong nakaraang season. At times we felt like we were already doing good when we should have had our mindset focused better on the opponents to come. So we're gonna put that into next season where we're gonna come into every game with a proper mindset. We're gonna be hungry for the win and hungry for every minute of the game. Ang host school naman noong last season na Emilio Aguinaldo College Generals nangakong babawi sa Season 99. Yung pressure talaga, no? So pagdating ng Season 99, gusto namin dalhin yung pressure na yun pagdating sa Season 99 na di namin nadala noong Season 98. Yung pumasok sa Final Four and then makapag-champion sa NCAA. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayon pong araw, nakatakda ang libing ni Jemboy Baltazar. Kaya kumuha na po tayo ng update sa Ulat on the Spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Connie, ipinapamahagi na rito yung mga kulay puting t-shirt na may nakasulat na hashtag Justice for Jemboy. Ito yung susuotin ng mga kaanak at mahal sa buhay ni Jemboy na maghahatid sa kanya sa huling antungan ngayong araw na ito. Mamayang alauna imedya, ipoprosesyon ng mga labi ni Jemboy papunta sa kalapit na San Lorenzo Ruiz Parish para sa huling misa. Sunod itong ilalakad papunta sa La Loma Catholic Cemetery na kanyang magiging huling hantungan. Sa huling gabi ng burol, magdamag daw nagbantay ang ina ni Jemboy. Ito na raw kasi ang huling gabi na masisilayan ang anak. Sa susunod na mga araw, sa litrato na lang daw niya ito makikita. Labis ang pangungunila at pangihinayang ni Ginang Baltazar, lalo't pangarap man daw ng kanyang anak na maging seaman. Kony, kagabi bumisita rin dito si Senator Raffy Tulfo at nangako siyang iimbestigahan sa Senado yung kaso ng pagkamatay ni Jemboy. Gusto rin niyang ipadrug test yung mga pulis na sangkot dito sa kasong ito. Kony. Maraming salamat, Jonathan Andal. Muntik nang tuloy ang mahulog ang sasakyan niyan sa isang ilog sa Gandara, Samar. Lumagpas na nga ang dalawang gulong ng sasakyan sa harap sa ginagawang tuloy roon. Ayon sa Gandara MDRRMO, apat ang sakay ng sasakyan na galing pang Cavite at papunta ng Tacloban City. Hindi kabisado ng driver ang daan kaya gumamit siya ng navigation app. Hindi umuno napansin ng driver ang ginagawang tulay dahil madilim at makapal ang hamog. Narescue naman ang mga sakay ng sasakyan. Dagdag ng MDRRMO, may warning signs na inilagay bago makarating sa ginagawang tulay. Namigay ang Department of Social Welfare and Development ng food credits para po sa mga beneficiary ng food stamp program sa Tondo, Maynila. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Pamimigay ng food credit sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer Card o EBT. Dito naman sa Pretil Tondo, nagpunta ang mga kinatawan ng DSWD, World Food Program at Department of Agriculture. Sa programang ito, makakatanggap buwan-buwan ng 3,000 pesos worth of food credits ang mga pilot beneficiary dito sa Tondo, Manila. Sa pamamagitan ng EBT card, maaari silang makapamili ng 1,500 pesos worth ng carbohydrate, 900 pesos worth ng protein o karne, at 600 pesos worth ng gulay at prutas. Nagkaroon pa ng nutrition education session para mabigyan ng gusto o magkabayan ng gusto ang mga beneficiary sa wastong pagkain. Sa oras na ganap ng maipatupad ang programa, inaasa ang mapagkakalooban ng EBT ang mga itinuturing na bottom 1 million households sa bansa. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Tondo. Rafi, Connie? At Oscar Oida. Back in action si former lightweight world champion Edward Landslide Folayang. Muli sila mag-aharap ni Amir Khan sa September 30 sa Singapore. Una sila nagtapat noong 2018 kung saan tinalo ni Folayang si Khan via unanimous decision. Excited na raw sa laban si Landslide. Ito ang unang laban niya matapos umalis sa Team Lakay. Huli siyang nasa cage noong December 2022.
Sa gitna ng mga balita tungkol sa init ng panahon, nakasalang sa balitang hali si Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA na si Ana Solis. Magandang tanghali po sa inyo. Yes, magandang tanghali po, Sir Rafi, at sa lahat po na nakikinig at nanonood sa balitang hali. Opo, unang tanong po, tag-ulan, katatapos lang ng mga bagyo, pero bakit po napakainit? Yes po, so dahil meron po tayong mga tinatawag na mga weak southwest monsoon activity, so kapag po hindi masyadong malakas o mahina ang ating habagat, so nananalaytay po yung tinatawag nating medyo mainit na temperatura. Dahil meron po naman tayong existing na tinatawag natin yung El Nino. So sa katunayan, ito ay weak to moderate El Nino. So kapag mahina po yung habagat, ito po yung nagdo-dominate na nakaka-apekto sa ating weather. Mm-hmm. Kamakailan po, noong isang araw, nag-register yung 60-degree heat index sa Kasiguran, Aurora. Marami po nag-alala rito eh. Pero pakipaliwanag nga po, 60 degrees ba talaga yung temperatura o ano po talaga yung numerong yun? Well, Sir Rafi, yung pinahayag po na PAGASA na 60%, yan po ay heat index. So, hindi pa yung actual na temperatura. So, ibig sabihin po, itong heat index ay derived po base po dun sa kinalculate natin, base din sa naobserbahan natin o naisala na ating mga instrumento na temperature, yung dry bulb temperature. And then, based dun sa dry bulb and wet bulb temperature na nire-record ng ating mga instrument sa ating mga istasyon, ay dinidirag po dyan yung tinatawag na relative humidity o yung tinatawag na alinsangan. So kapag kinag-combine po yon, yun po yung resulta na tinatawag nating discomfort index o yung heat index. So hindi po siya actual, measurable na temperatura. Measure, na-calculate. Mm-hmm. At pakilinaw lamang po itong heat index system na ginagamit natin ay nakabase sa Amerika, tama po ba? Ano ho bang difference kung dapat may sarili tayong pag-aaral patungkol dito na nakabase para sa mga Pilipino? Yes, tama po kayo, Sir Rafi. So ito pong tinatawag natin calculation na iba, base po din sa Stedman formula na dinevelop po ng US. And right now, PAGASA is continued developing na ini-improve po itong ating heat index na forecast para po makapag-establish tayo ng specific threshold dito sa ating bansa. And then meron naman po tayong may mga certain kasi yung pong tinatawag nating relative humidity is a big factor po kapag tumataas po yung ating heat index. Mm-hmm. And there were instances, Sir Rafi, na kapag tumataas po masyado ang ating relative humidity, there are instances, lalo na po at this time of the year, na naandito tayo sa tag-ulan or habagat season, may time na yung mataas na relative humidity ay signals din na papaulo na posibleng magkaroon ng local thunderstorm activity or short duration rainfall. Mm-hmm. But then, nandun pa rin talaga yung nararamdaman natin na alinsangan okay. Na yun ay na-measure or na-calculate natin, which is 60. Mm-hmm. At ilang bagyo pa po ba yung posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility gayong nasa Week El Nino po tayo ngayon? From August to December, PAGASA forecasted around 8 to 11 tropical cyclones pa po yung possible na mag-develop or mag-enter sa Philippine Area of Responsibility. So meron po tayong mga minomonitor na mga tropical cyclone-like vortices. Although may mga posibilidad, napakaliit pa lang na mga chance na kung ito ay maging ganap na bagyo. But mm-hmm. then meron tayong mga minomonitor na mga in 2 weeks time, yung mga ganun po ay nakikita natin na mga vortices na possible. But then mababa pa po ang chance na maging bagyo. At ano po yung babala nyo sa taong bayan, gayong nasa El Nino nga tayo, pero kapag umulan, ano ho bang epekto ng El Nino kapag katag-ulan? Ano yung, ang iba kasi nagsasabi na baka dry season tayo, pero kapag umulan o El Nino phenomenon climate, ano hong epekto nito? Well, Sir Rafi, sa simula pa lang po ng pag-release ng PAGASA ng El Nino Advisory or before na nag-release tayo ng El Nino Advisory number 1, sinasabi na po natin sa taong bayan na kapag nagsisimula ang El Nino, bago po natin maranasan yung mga tsansa ng pagkakaroon ng mainit na temperatura at reduction sa tubig ulan, ay medyo tumitindi po ang ating habagat season o yung tag-ulan. So yun po ay naitala or napatunayan natin last July na kung saan nagkaroon tayo ng bagyong Egay at Falcon at nakapagpa-enhance ng ating habagat, posing na mataas or above normal yung ating ulan itong nakaraan na July. Mm-hmm. So yun po yung sinasabi natin precursory or early sign ng El Nino.
And then, unti-unti po, pag matatapos itong ating habagat or tag-ulan, possible na po itong mga painit na temperatura at lalo na po yung magkakaroon ng reduction sa tubig ulan. Okay, malinaw po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga po. Si Ana Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Muling nagkilos protesta ang ilang mangingisda na tutol sa reclamation sa Manila Bay. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Connie, ilang dekada nang tinututulan ng grupo ng mga mangingisda ang reclamation sa Manila Bay. Hindi raw sila tumitigil dahil hindi lang ito issue ng mangingisda kundi ng bawat Pilipino. Kaninang umaga, nasa tapat na naman ang opisina ng DENR sa Quezon City ang grupong Pamalakaya. Ang kilos protesta ay para ipanawagan ang permanenteng paghihinto sa mga reclamation projects na ngayon pansamantalang pinatigil, pending review. Ayon kay Fernando Hica, presidente ng Pamalakaya, dahil sa dredging para may pantambak sa mga reclamation projects, ngayon pa lang, wala nang mahuling isda kaya kailangang lumayo hanggang Mindoro. Pero sa mahal ng gasolina, lugi rin. Maliban sa epekto nito sa mga mangingisda, may impact daw ito sa food security. Kung wala nang mahuli at walang huhuli, shortage ang kalalabasan niyan. Kaya sana raw permanente nang itigil ang reclamation project. Kahit naman may mga natambak ng lupa, kakayanin pa rin daw itong ma-revive para muling may mabuhay na lamang dagat. Nauna nang sinabi ng DENR na nakasuspindi nga ang lahat ng reclamation project sa Manila Bay para ma-review ang epekto nito. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Attention Army! Good news! May promise si BTS member RM tungkol sa reunion ng grupo. Sa pag-live niya sa isang mobile app, nakipag-interact si RM sa fans. Doon ipinangako niya na magre-regroup ang global superstars sa 2025. Kasalukuyang nasa mandatory military service ang dalawang miyembro ng BTS. Heto pa! Kilig naman ang dala ng bagong pictures ni BTS member Jungkook. Simple pero captivating ang dating niya bilang model ng isang fashion brand. Hindi lang yan, may pa-abs reveal din ang Golden Maknae. The Queen of Pop is back. Inanunsyo ni Madonna na tuloy na ang kanyang celebration tour. Simula na yan sa October 14 sa London. Susundan yan ang ilang shows pa sa Europe at sa North America hanggang sa April 2024. Nag-post din ang music icon ng ilang patis niya sa tour na pinusuan ng kanyang fans. Matatandaan na nahinto ang celebration tour ni Madonna matapos maospital dahil sa serious bacterial infection. Mala superhero daw ang lakas ng lalaking yan sa Havana, Cuba. Kahit ilang beses man niyang pukpukin ng maso ang sarili, hindi raw siya nasasaktan. Mas so amazing pa dahil wala siyang tinatamang pasa o sugat. Uli, hindi niyo po dapat ginagaya ito. Yes. Kwento ng lalaking tinaguri ang Cuba's Iron Man, hindi naman siya masokista. Mm-hmm. Bahagi raw ang pagpupukpok ng maso sa katawan ng kanyang training noong bilang boksingero. Nagretiro siya sa boxing matapos may mamatay siyang kalaban dahil sa injury. Ngayon, racket na niya ang pagpapakita ng kakaibang lakas. Huwag pong gagayahin. Ito po ang Balitang Hali, Connie Season po. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Rafi Tima. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.